real noob dito. I think pinapangaramdaman pa rin nila yung kalaban right now. Pero ito, makikita naman natin na real noob na naman has the upper hand when taking the gold grab. Dalawa yung nakuha nila sa baba, sa taas, parehong na-prioritized. Kung level 4 siguro, ibang story eh. Kung level 4 kanina si Cho, nung lumalaban sila dito kanina, focus part dito. 2. Versus 3. Disengaging flicker out, being popped by the side of Team Baby. And yun na nga. Uy, Mirakel ang lalim ng talon. Uy, grabe naman yung Pangchu. Tapos Tondro, sabay ultimate out lang naman ang ginawa ni Mirakel dito. Kala ko makaka-pick off siya. Ang linis ng pagka-Pangchu niya onto those minions, ha? Para maabutan lang yung Valir tsaka si Pawi. Swabing galaw nun. Kala ko mapepekto saan eh. Kala ko mapepekto saan. Ayan. Yeah, trade here on the top lane naman. Kita naman ang ganda ng cut lane boss Dam against the Yuzong, pero aggression is rain. Dragon Tail has been activated. Look at the shine energy. Hindi na ganun kalaki yung bigay with the dragon. Pero here comes a follow-up coming from Baby Strikers. Activated. May shoot po pala yung makakatakas dragon form. Hinahabol yung Chu. Pero I think hindi niya kakayaning mapitas to Dragon Tail once again. Pero disengage na boss Damo. So the middle lane, nakuha na naman si Mirakel. No? And tama, right now, 0-3 pang kasama. Tama nga naman. 0-2 para sa stats ng isang core hero. And it's already 3-4 non-exchange in favor of Real Noob. Umangat na ng almost 3,000 ang kalamangan dito ng Real Noob, ha? Medyo delicate sila dito. Sino nakakuha ng red buff? Teka nga. Si Masha na naman. Nakuha na naman ni Masha. Utilize niya yung ano niya, yung treat. Red record yung nagamit. Okay. Ngayon nahihirapan sila sa rotation. Bakit? Ang map control kasi, guys, nasa side ngayon ng Real Noob. Hindi nila mahuling gusto silang hulihin. Medyo mas mabagal nga yung kanilang rotation kasi wala silang Samo main tank. Ang pinaka-tank nila talaga dito si Johead. Johead. Hindi kaya humarap pag nag-mintis yung setup niyan. Medyo payat yung setup nila eh. Yes. Ang masakit pa doon, may Valir yung kalaban para yung Prof. Bino. Bursting fireballs pa lang, mahihirapan ang gumalaw ang isang Johead. No? Mabilis siya matunaw. Hindi kasi sapat yung shield niya kapag hindi ka physical type. Hindi lalaki ang shield ng isang Johead. Makunat ka, yes. Oo. Pero hindi mo pwedeng expect na yung shield mo malaki kasi wala kang pagkukuhanan na damage. Exactly. Ang bouncing ball. Ang ganda ng ultimate. Ako, wala ka mag-Johead. Siya naman mamamatay. Flicker has been wasted. Ako, hinahabol ni Pawi. The retry is there. The slow. Pero ejector pala yun. Makakatakas ba? I think wala nang dadaanan ang tropa natin. And that is going to be another takedown for Real Noob. 0-4 tayo. 0-4. Nakakuha ng Tori sa taas. Nakakuha ng pagong. And still, they're going in for the side of Real Noob. Tote mo, very aggressive itong Real Noob. Ang problema dyan, hindi nila pe-pressure itong si ano, si Lycanthrope. Oo. Kaya, kung hindi ko may bot lane, naman. Ayan, o. Grabe, flicker out. Nag-aabang sa damuhan si OnePlus, which is yung kopya natin. Pero, si Firis. Ayun, ang ganda ejector sa may ultimate, pero walang follow-up damage galing sa kampe. Bouncing ball has been used na slow. Dricado yung kalagayan niya dito. Oh my God! Pulado si Pierce, pinasok ng Gantore. Look at the damage sa binibitawan ng isang Rogel Prismal. Sumubok pumasok, pero grabe, that is a double kill para sa ating Roger. 401 utilizing his Bounty Hunter emblem. Maganda na yung item niyang going for the endless battle already. Pero di pa yata tapos. Nabs has been taken down as well. Oh my God, 5-0 Pawi Roger. Namimili na lang si Roger kung sino gusto niya i-pick off. Pag meron siya gusto, kukuhanin niya ng walang kaproblema. 2-8 ang ating score. Look at the gold lead, guys. Kanina 3K na 2 minutes ago now. Umangat na sa around 5,500 for the side of Real Noobs. Plus the turret. Iba. 4-9. Wala pang nababasag. Ito ang Team Babies. Mirakel? Engagement. Oh, nahuli. Pop up as well. The tornado. Eme. Disengaging for the side of Real Noobs. Ang galing eh. Peak off alis. Hahabulin ng Babies pagka na micro, mababaliktad. Mababaliktad. Wala talaga silang pan-setup. Ayun o. Ang pinaka-setup nila kay Tena, yung si ano, si Joy. Ang problema, sumilip lang ng bagya, down to 50% yung HP. Mm-hmm. Tapos pag iiwan niya si Sicilion, mapapasok naman. Yes. No, ayun yung ano eh. Outdraft, no? Oh, na-outdraft yun yung sabi natin kanina, pero on the top lane na dito, yung dragon, way of the dragon, just to ensure na hindi na makakatakas, na follow-up is here, pero not enough damage dealt para mapauwi ang isang Kufra at Cho
dito sa may top lane, and on the bottom lane naman si Prisma hindi rin maka ano eh makaporma against Damasha. Ngayon lang nakita ng Uranus na nahirapan sa lane. Pero ito ang good reversing fireball, Pawi having that monster kill. No, kailangan maiwasan nila yung face check na mag-isa. No? Tsaka dapat yung tank talaga yung nagfe-face check. Kasi tulad nun, kapag Squishy yung nag-face check, which is support, tunaw, dun pa lang sa Valir, nawawala na ng buhay. Exactly, exactly. Pero ito na. Eh, buwelo na naman si Kupra pag ito na naman. Oh, hindi, joke lang. Nagunat lang. Tower lang, tower lang. Diba? Pagka mahuhuli yung ano nila, core hero, gagawin na nung Valir, itutulak. Mm-hmm. Hindi ko alam kung paano makakabalik yung side ng babies dito sa ganitong sitwasyon. Bakit? Hindi rin gumaning side lanes eh. If hindi gumaning mid nyo, ang aasahan mo dyan, gagana sana yung side lanes. Diba? Like for example, etong si Prism, meron siyang execute. Usually, every cooldown yan, kailangan gamit na gamit mo eh. Mm. Paano mo nga naman i-execute yung tatlong bar yung buhay dito? Which is yung patapat mo si Levi. Oo, si Masha. No, eh nang malupit doon yung Masha natin, talagang hindi susugod hanggat hindi lo yung bar ng buhay niya. No, just to make sure na hindi siya ma-one hit KO nung execute ng Uranus. Susugod siya every time na tatlo lang yung bar. No, as long as hindi tatlo yung bar ng buhay niya, hindi siya pumapalal. Pero right now another turtle has been taken by Team Real Noob. Pare, propyo ang lamang dito is 10,000 gold. No, on the side of Real Noob. Oh, 10,000 gold. Nakaka-stack doon si Cecilion pero still it's a support eh. Mm-hmm. So yung item niya, mabagal pa sa mabagal. Yun ang nangyayari dyan. Anytime soon, kayang-kaya na i-take any laban netong Real Noob nang walang kaproblema-problema. Team Babies are playing safe as of now. Inihintay na lang nila lahat dumaan or I mean dumating or humatid ang mga normal minion wave sa kanilang mga torres sa mong makapag-farm. Mm-hmm. And right after that, sasagutin lang. Right? Pagkatapos ng lagpas sa isang ano, sa isang batuhan, di ba? Automatic clear agad eh. Hindi na umaangat. Nagpass sa first stone area ng mga teams itong ano, itong minions sa Real Noob. Yes, actually the reason kung bakit hindi sila makalabas is that Kufra. Speaking of Kufra, ang ganda ultimate dito, Pawi with the godlike, tuloy ang bakbakan, even though under the turret, here comes Levi. Pasok pa rin dito si Pawi, getting that double kill, Real Noob. Ako, getting the whole game right now, 2-13 tayo, walang magawa ang Team Babies. No, yun nga yung, mabalik tayo dun sa sinabi mo na hindi sila makalabas dito sa may outer wall ng base sila because of the Kufra. Nakatanim na sa kanila yung takot, no, na baka matalunan at madali naman sila Tyrant's Range. Tyrant's Range talaga yung pinakakinakatakutan nila rito, sabay papasok yung Roger, no? Tumatak na sa isip nila yung takot. Kaya hindi na sila makalabas. May trauma na. Oh, yun, may trauma na. Yes, tama. Para may psychological effect mo na tinamaan sila ng Kufra ng isang maigi dito. Mm. Okay. Yan, and item check tayo saglit. Look at the Yusong, ha? Isa pa lang yung core item this time of the game as well as yung Lancelot natin with just the Raptor's Machete tapos Endless Battle compared to the Cho. BOD Endless Battle, yung Cho nila offlaner pa yan. Hindi pa yan yung ano, yung mismong hard carry nila. Tignan mo yung hard carry, di ba? Patatlo na yung core item. Ganun kalamang yung Roger against Miracle. Tinitignan ko nga eh. Yung ang tinitignan ko yung Roger, di ba, sa core item, tignan mo yung Masha. Diyos ko. Pang 1v1 na yung laban nito eh. O, Corrosion Sight, Windtalker, Deadly Blade. Deadly Blade. Pag nasa lubong mo yan, promise tumakbo ka na. Kahit Uranus ka, wala ay, na eh. Walang ano to. Wala kang kakainin ka talaga ng Masha. Sana magkatagpo sila 1-on-1. Tignan natin kung makakatakbo yung Uranus. Kasi may Deadly Blade plus may Corrosion Sight. Eh no. Sige, daanin natin sa ano, sa tawag din, execute. Wala. Wala, hindi talaga. And marching on to the top. Eh, pwede sa hindi na to. Yes, I think sasabayan. O, mukhang sasabayan nga ng Real Noob yung pagdating ng Lord sa upper lane ng babies. Pero here in the middle lane, the harassment na binibitawan ni Miracle just to make sure na maubos sila agad yung minion. Pero here comes the Lord. Nasa top lane na, bumabatak na si OnePlus dito. Tignan natin kung papasok. Itutuloy ba? Hindi. Disengage siya lang muna. I think they want to prioritize the inhibitor turret na lang muna. No, kesa bakbakan, parang Prof. B. Ang ginawa kasi dito ng ano ng babies, if medyo lumaban sila 3 against 4. Bakit? Kasi kailangan din si Lancelot sa bottom eh. Hindi kaya ng Uranus i-clear o madepensahan against sa Masha na may ganung item. Pero nabasag pa nga din dito, mid lane neto nga Team Babies. Isa-isang bumabag sa kantore habang wala pa nabasag ang Real Noob. Ang babies dito against Real Noob going in versus Fireball. Hearing Torrent.
Oh, masakit talaga yung damage. Yung Valir, no? Wala nang inhibitor turret. Yes. The gates are now open, paring Prof. B. The upper hand still on the hands of Real Noob. The map control is theirs. Walang magawa yung Team Babies kundi Dumef. Actually, yung inaasahan na lang nilang as a gold nito, yung as an income, yung minions na dumadating, eh ang ginagawa pa ng Real Noob dito, pinifreeze pa nila yung lane. Tulad niya, kita mo yung mid lane. Diba? Umabot pa doon sa may river yung mga minions, kaya madidelay na naman yung gold nila. Ang ganda ng discarding ginagawa ng Real Noob dito. Ang tawag dyan, freezeries. Freezeries. mga nag-freeze ng lane, eh, ang tawag dyan guys, eh, freezeries. It is somehow na eto na, balikan natin Freeze, the Johe GH is already down, disengaging na naman ng Real Noob right after nilang pumitas. Several times na nilang ginawa, the discipline is there. So talagang yes, etong mga to, yung mukhang matagal na rin magkakasama. Yung call nila, yung galaw talaga nila eh. No? Systematic ayun. Yes. Flicker out, sabi papalit lang. Pa-front na naman si OnePlus going in. In as well. Nasa nang yung follow up there. Ang dami. Masa still alive. Pulado. Papakanyang immortality. Buhay pa nga dito. Buhay pa. Oh! And the game one goes for